tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. It's National Arts Month here in the Philippines. Now, for our next guest, our next and last guest actually for the episode, we have a filmmaker. His name is Lester Valle. Hello, Lester. Hello. Hello, Erica. Good afternoon. Good afternoon. At magandang hapon din sa ating mga tagapanood. Happy Arts Month, tsaka Hearts. Hearts Month. Ayun nga, Valentine's Day okay. Na natin. Hello. Focus ng group namin ay primarily documentary filmmaking. So, ang linya ng topics namin sa aming mga projects ay yung mga issues na touches on the social realities on the ground. Parang kay Khryss din kanina, di ba? Yung sa kanilang project Pesante, na kung saan naka-anchor sa social issues yung art, no? Yung sining nila. Ganun din, may similarities din yun sa yung ginagawa namin. Pero sa aming group, ang focus namin primarily ay indigenous communities and rural communities. So, kaya ito, nag-base talaga kami sa provinces para very crucial kasi yung talagang immersion. Mag-immerse ka dun sa mga communities na iyong i-represent sa iyong art. At kasi sabi nila, yung art is parang a mirroring of social reality. Tama yun, pero may kulang sa equation na yun. Kailangan, in my perspective, yung artist or yung manlilikha ay dapat maging participant doon sa equation na yun. Kailangan bilang artist para may represent mo ng tama yung mga kwento na nais mong ilabas, ay kailangan isabuhay mo rin or mabuhay ka dun sa mundo na yun. Kailangan mong maranasan siya. So that you can represent it as genuine as you can. Agree po ako dun. Yun nga din nasabi. Kasi yung ano, dahil ngayon, yung I think embedded na kasi sa schools yung ano eh yung filmmaking bilang track dahil sa K-12. So isa sa mga ginagawa namin ay nag-assist kami ng mga schools, ng mga estudyante, nagka-conduct kami ng workshops sa kanilang mga eskwelahan. Marami na kasi dito sa North Luzon no, yung merong mga ganong clubs, filmmaking clubs. Pero ang challenge kasi sa amin dito sa North Luzon, kasi kami masyadong how would I say this? Parang nascent pa lang eh, parang nag-grow pa lang, nag-sprout pa lang yung community. So, wala pa kami sa level ng maturity tulad ng sa Davao, yung mga Mindanao filmmakers. Obviously, yung NCR, wala pa kami sa ganung maturity. So, yun. Even yung knowledge na napulot namin, yun, binabahagi din namin ito sa mga bata. Tsaka sa mga teachers nila, mga coaches nila. Okay, so what do you ano po teach them sa mga workshops? Mga basic lang po ba? Yes, yung basics ng filmmaking, screenwriting, cinematography, editing, and kung may oras nagde-delve na rin kami sa sound design. At parang tinuturuan din namin sila kung paano i-maximize yung kung ano yung available na equipment sa kanila. Kasi meron kasing notion sa filmmaking na dapat maganda yung gamit. Ganyan. Or actually, ano, that's far from the truth. No? Kasi actually ngayon, may mga gumagawa ng mga
audiovisual materials na smartphone lang ang gamit. But inuturuan namin sila na mag-focus dun sa content more than yung technical. Or of course, important naman yung technical. Pero mas mahalaga pa rin kung ano yung nais mong sabihin bilang manlilig ka. Yeah. At kung ano yung ambag nung content na yun sa lipunan. Kasi syempre, hindi rin natin maikakaila yung art ngayon minsan nagagamit din sa hindi magandang paraan. Lalo na ngayon panahon ng post-truth, no? Fake news, etc. So nagagamit din yung yung art bilang tool for misinformation. So ayun, another thing na tinuturo din namin sa mga bata ay yung ethical side din ng pagpipelikula, paggawa ng ano pang audiovisual materials. Okay. So the pandemic, may COVID pa rin up until this day. How ano pa yung mga challenges na dinadaanan niyo or nadaanan niyo throughout this pandemic? Mm-hmm. Yung nga, from this to Khryss, well, nag-shift talaga yung everything, lahat. From my perspective, syempre na yung sa business side ng ginagawa na nawala yung mga opportunities, as in canceled lahat. And up until now, lalo na kasi nasa probinsya kami, no? iba yung effect ng pandemic sa mga nasa probinsya, mga region based na mga filmmakers and media artisans, kasi wala kaming masyadong support group dito. Yun, loss of opportunities. Siyempre, nag-suffer din yung advocacy sa isang banda kasi hindi kami makatravel. Tapos yung challenge din ng minsan pag nasa probinsya ka, yung connection, no, yung poor connection ng internet ay nakaka-apekto din doon sa pagpapatuloy ng advocacies. So mismong yung mga online na workshops na dapat option sana namin for last year, ay wala, no, completely out of the out of the plan na yun. Hindi namin magawa. Pero hopefully, itong 2021, sana makarecover. Yeah. Oo. Sana makarecover nga po. Your group po, and the question is from Tambawan Bongao. Sir Lester, what type of filmmaking do you think is the most effective in having a big influence to our young Filipino adults? Mahirap na tanong yun, eh. Pero, nga. Actually, kung siguro ako ang tatanungin, syempre may bias ako for documentary filmmaking, non-fiction. Kasi in terms of impact, siguro dahil ang documentary kasi it deals with real people, versus yung narrative fiction films na parang fictional, katang isip, binuo mo yung mundo na ginagalawan or gagalawan ng characters mo, binuo mo yung kwento mo. Pero kasi ang documentary, real life, situation. So, I think between the two, I think may advantage ang documentary filmmaking or non-fiction filmmaking. Kung sa usapin ng impact or pag-i-influence ng mindset or paniniwala or yun yung aking
opinion about it. That's MOOV. And then you can also follow. Can we find you din po? Can we find Habi Collective Media on social media as well? Yes, you can follow us at Facebook, Habi Collective Media. Nasa Twitter din kami at Instagram. Same, hanapin nyo lang, search nyo lang. Okay, ayan. So, active naman kami palagi. At kung okay, may mga tanong din kayo, pwede nyo i-message doon sa page. Pas po ang aming team. Okay, ayan. Sir Lester, thank you po so much for sharing yung advocacy niyo po. And I hope na you're doing well po over there. And hopefully, same din with Khryss. Sana magkita tayo eventually. Pag... Oo nga. Pag okay lahat. Oo, that would be fun po, no? Yun. Okay. Thank you, Sir Lester, for being here at the difference. Thank you so much. Take care and stay safe. Bye po. Thank you. Ayan, so... Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.